Magandang araw mga karonda, ganito po kaganda ang Pilipinas sa aming kinaluluguran dito sa Baler Aurora. At ito po ang magagandang tanawin na makikita po ninyo sa bayan at sa probinsya ng Aurora. Kung dati po ay kilala bilang surfing capital o surfing haven ng Baler, kahapon po mga kaibigan at ngayon magiging sentro po sila ng cycling activities. At natutuwa nga po tayo dahil yung local government ng Baler ay talagang nagre-ready na at nangako na mas magpapapasok pa sila ng mga major cycling races dito po sa Baler. This is the first time ha, na meron po tayong major cycling event dito sa Baler. At pasanmatan din natin si Mayor Rhett Angara, gayon na rin po ang kanilang head ng MDRRMC na si Boss Hector De La Torre at syempre ang kaibigan natin mula sa Mayor, Vice Mayor's Office na si Mr. Andy Gonzalez. Ayan, nagkagandahan po natin Ronda Girls, one of the early birds sa atin pong starting line. At syempre, ganun ka ba magiging kabigat ang ating ruta? Ako po ngayon ng lingkod Snow Badwa. DJ Bobby Udulio po at ito na nga ang ating ruta Baler Aurora to Etiaga Isabela. Race distance 170.4 km, neutral zone 4.1. Total of 174.4, dadaan sa mga bayan ng probinsya ng Aurora, Quirino, hanggang sa finish line sa Etiaga Isabela. May sprint zone po tayo, 5.5 km at KOM sa 92.3 km na may Category 2 climb. Dalawa dapat ang ating bundok dito at KOM. Ayan, mapapansin ho ninyo yung Bukol na amin pong babagtasin. 174.7 km ang amin pong babagtasin. So ito pong ating karera ngayon mga kaibigan, this will have a major impact doon po sa ating general classifications kung saan sa ngayon po ang may hawak po ng red jersey is still Ronald Oranza. Nakuha po niya yan sa mountain stages ng Tagaytay noon pong previous stage natin, ng stage number 6. And getting ready na po ang ating mga siklista dito sa starting line sa Baler Aurora sa napakahirap na ruta papuntang Etiaga Isabela. At nandito na po ang ating mga siklista at ang anak ni Mayor na si Loren Angara. Okay, so about to kick off ang ating pong race. So ito, we're expecting no, na magiging umpisa pa lamang talagang tough na ang competition. So pakinggan na natin ang ating countdown para mas feel natin ang pagpapakawala sa ating. Alright, so akala ho ninyo kukunti yan, pero around 65 riders pa rin po ang tumugon sa atin pong hamon. No, yan po mga kaibigan, yung mga siklista na yan, ano, yung 65 na yan, coming off an original 104-man cast. Okay, so ito, mapapansin ho natin ano, na masisikip ang mga lansangan dito po sa Baler dahil talagang initially, no, maliit na bayan lamang po ito until sa lumaki ho sila, nang pasukin po sila ng turismo. Ito yung isa sa mga scenic spot dito, Bobby, ano? Yung sa may pagitan nito, boundary ito, ng Dipakulao at ng Baler. Ito si Corporal Kenneth Solis, muling inagaw ang ating camera. Pakinggan natin ang kanilang shout out. Sa mga jowa ko dyan. Sa mga jowa daw niya. So ganyan ho, parang isang pamilya ang ating mga siklista dahil talaga nakikipaglaro po sila sa atin. Nung una sinisita tayo ni Commissar Park eh, no? Ni Commissar Edward Park, pero nung nasanay na siya na ganyan ka-approachable yung ating mga riders, no, eh hinayaan na niya. Ito na, papalapit na po tayo sa KM0 mark, yung kanina pong magkakaibigan. Ito, nagigirian na mga kaibigan, isa pong rider mula po sa Excel Noodles, I think that's Ryan Tugawin, ang pumuga po agad sa ating KM0 mark. No, 15 minutes on the road na tayo, pero this is just the official start of our race. Eh na nga, ang ating mga siklista naghahanda na to execute their game plan at tulungan ang kanilang mga GC riders sa kasalukuyang estado ng ating karera. Yung po nakita ko ninyong karambola kanina, yung nagwawala, yung parang ngit-ngit na ngit-ngit sa galit, yun pong ating peloton, matuloy yun, about 52 kilometers per hour, pero ito nakatakas po isang rider mula po sa V Pharma, it's Roniel Kita, no, with the solo breakaway. Papa, isa po ang nanguna, no, paglabas po natin ng Baler Aurora. So Roniel Kita, tignan po natin kung kakayanin niyang tiisin ang pagdurusa hanggang sa 174 kilometer mark ng ating race. Masyado maaga itong atake ni Roniel, pero tignan natin kung may sasama sa kanya at titikit. Pero mukhang nilamo na po siya ng peloton. Oh, may bago na naman breakaway. Ang kanyang kapatid, Ronilan Kita ng Team Go for Gold, nagsosolo breakaway po siya ngayon. So pinili to nito nga si Ronilan Kita na talagang pumuga, pero mukhang nasecure po niya ng mas matagal. Ito pong ating breakaway. Tingnan natin mga kaibigan.
sprint classification, Ronnie Lanquita will earn 5 points at tumuto po mga kaibigan ang isang rider from Excellent Noodles. So ito po yung itsura ng atin pong peloton. Mapapasinun ninyo kung gaano kabilis ang takbo ng atin pong mga riders. Approximate speed po nila rito is about 45 kilometers per hour. Ito po ang ating solo breakaway, no, patuloy po siyang lumalayo at pumupuga pero napakalakas po ng hangin na to, ano, seaside po ito, crosswind galing po sa Pacific Ocean, yun pong bumabangag sa kanya na hangin, muntik nang bumangag doon yung aking muka. Pero ilang saglit lamang po sa harap ng peloton, nakapuga ito po mga riders sa 2, 4, 6, 8, 8 riders. Uy, dumidikit po sila kay Ronnie Lanquita, so these 8 riders are now just turned into a 9-man breakaway. So, siyam na siklista po ang nandito dito sa harap. Mamaya po, we will try to give their identities, no? Pero tignan natin ang peloton. Masidhi pa rin po ang galit, ang ngit-ngit ng peloton. Ayun, oh, nakikita nyo sa may likod. Yung pong peloton, abot po ang kanilang habol, no? Parang train tubusan ito, eh. Doon na may mga tumatakbong tao at sinahabol po ng sandamukal na zombie. Pero dahil nga po sa agresibo ang ating pong peloton, eto, bago na naman po ang ating breakaway. Ronnie Lanquita, bit-bit naman this time ang rider mula po sa Vikings Laguna na si Marco Lumanog. Pero kaya po kayang tumagal nito pong dalawang pint-size rider na ito? Mukhang hindi. Eto po, Ronnie Lanquita, nag-iisa na naman po. No? Patuloy po ang kanyang pag-araro dito po sa may Dipakulaw, Aurora. Dipakulaw na po ito, ha? Yung mga dagat-dagat na yan. No? So ito po nga si Ronnie Lanquita, kanina pa po ito nagpapakilala. At sa likuran ng peloton, eto na po, kitang-kita na natin ang mga stragglers sa pataas sa bahagi ng ating route. At ang mga cycling fans, ang dami. Okay, we're still here in Baler, Kasiguran Road. Iba pa ho ito sa Ahon, ha? Sa Cordon Difon Madela Road. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, dapat dalawa ang ating KOM Summit. At ito, 12 riders in the breakaway. Ryan Tugawin, Joshua Marie Bonifacio, Jonel Carcueva, Butch Ryan Cayubit, Ronald Uranza, John Mark Caminga, Ronald Dumotos, John Paul Morales, Marcelo Felipe, Joshua Pascual, at Jeremy Lizardo. 12 riders in the breakaway. Apat po sa likuran nila, just a few seconds behind. El Joshua Carino, George Oconer, Jericho J. Lucero, at ito pong si Joshua Pascual. Let's see kung ito pong grupo na to, two groups, no, na bumiglas po doon sa ating peloton ay magkukunaib doon po sa harap pag naging 16-man breakaway po ito. To think na yung 12-man breakaway po natin ay malakas na pag nagsaning puwersa po yung dalawang grupo na to, definitely mas magiging malakas po ang kanilang puwersa altogether. So as you can see, the four riders at the back, mapapasinun ninyo, George Oconer, no, the defending champion, is calling on his teammates sa Philippine Navy na nando doon sa harap to wait for them. At eto po, mga kaibigan, bago po tayo officially pumasok sa Dinajawan area, ay naging 16-man strong breakaway group na itong ating red jersey. Ayun po, si Ronald Oranza, siya po ang nagiging kapitan dito po sa grupo na ito. And just about right now, we have 16 riders in the breakaway, Bobby. At mapapansin mo, ito pong breakaway na to, kompleto po ito. May mga sprinters, may mga climbers, at may mga kilalang domestic, no, ang siya pong magsisilbi sa grupo na to. Okay, mukhang disappointed na ang ating peloton dahil nakawala yung mga nasa general classifications. Tignan natin ang sitwasyon nila. Nagkagulo dito sa peloton, Nissan. Hindi mo malaman kung sino tatrangko, nagtuturo-turuan, at ito ang nangyari, bumabagal sila dyan sa peloton. Yung mga strugglers po ng ibang mga teams, and then yung mga domestic, dito pong Excellent Noodles, and dito pong Philippine Navy, I'm sure they are controlling this group, no? Pero ang nakakapagtaka, bakit ang Go for Gold riders hindi pa ho gumagawa ng hakbang, lalo pat ang kanila pong grupo sa harap, no, ay nangangailangan ng karagdagang pampuwersa. So ito ang peloton, pagmasdan ho natin ang kanilang moment. Actually, this is the breakaway, no? I can see the red jersey, no, doon po sa may ikatlong bahagi ng pagkakasalasalansan. Ito, paahon na ho ito ng Dinajawan, mga kaibigan. At makikita ho ninyo, talagang halos nag-aanyong putik na yung atin po mga siklista sa sobrang init. Temperatura po dito at this juncture is about 35 degrees Celsius. Napakainit po niyan dahil naghahalo po yung mainit na singaw mula po sa dagat at yung mainit na singaw po ng kalsada. And this is the peloton. Look at how slower yung kanila pong pacing compared dun sa ating breakaway. At ayan na nga, sa mga akyating bundok ng Sierra Madre ay kitang-kita po ang pag-struggle ng mga ilang siklista. Kaya nga po, the men will be separated from the boys. Yun, nakita mo yung ano, century-old na puno. Ang tagal na nundon, ano? Nakatayo, dinaanan niya ng ating mga siklista, no? At meron pang mga nagkakaroon ng mga mechanical trouble dito. Si Ito Ryan, Patanggilig. Siya kasi yung pag-ipasok sa akin nila para makatagpo ng ano, from the Pilipinas po.
First timer po ako siya. Actually po, wala po ako dating ano eh. Wala po ako dating alam sa bike-bike. Inakit lang po ako ng barkada mag-bike. Tapos yun po, habang nagtuloy-tuloy po. Ang idol ko po dati, Team Navy po. Inspiring messages from newbie riders dito sa Ronda Pilipinas, mga first timers po yan. Pero eto, Vinay Barretos. Patuloy po ang kanyang pagkabayo sa kanyang bisikleta, no, sa hanga rin po na mailayo ang kanyang sarili doon po sa peloton. Pero yung peloton natin, ang dami palang aberya. Marami ho ang mga naflatan kasi ho, yung mga lansangan dito, mga kaibigan, is may mga ginagawa, may mga paved roads kung kaya't prone po sila, no, doon ho sa pagka-flat. Pero ito nga po si rider number 123, si Vinay Idney Barretos kanina, ipinakita na niya na eventually and soon to be, no, magiging ganito rin kaganda ang kanyang cadence. Look at that one. That's Ronald Oranza, one of the best mountain climbers and our red jersey donor at this juncture. Ipinamamalas po niya doon sa mga kabataan na kanila pong bit-bit dito po sa ating breakaway. How to do it properly, yun pong pagpanik. Pero look at Dominic Perez, yung nasa pangalawang bahagi po, ano, yung nakasuot po ng yellow and black jersey ng Philippine ng Standard Insurance, no, sabi niya, kahit sprinter ako, kaya kong umahon ito. Nagsisimula ng kumunat ang ating ruta, Bobby. Ayan na nga, yung ating mga siklista dito sa peloton, karamihan sa kanila, isa-isa na nang nalalaglag dito dahil yung iba hindi ganoon kasanay sa pag-akyat at bagong-bagong ruta nga po ito, yung galing po sa Baler, papunta po ng Etsage, Isabela. Ang matindi po doon, mga kaibigan, is that yung mga riders na nasa breakaway, tinulinan po nila yung speed kaya't hindi po makasabay ito pong mga siklista na mga bata at usually eh hindi po sanay pa sa ganong katindi ng pacing. We're looking at four riders now, no? Na ito po yung mga pilitong dumidikit ulit, ano, dito po sa ating breakaway. Pero ito pong breakaway riders natin, led by our red jersey donor na si Ronald Oranza, ay patuloy po ang paghila dito sa grupo na ito. Napakaganda, napakasinig po talaga ng mga tanawin. Ito na, mga kaibigan, yung sa may Kalawakan na tinatawag natin, ano, na dyan ho sa may patungo na po sa may Quirino. Pero ito, tingnan muna natin ang ating po KOM Summit. No, magkatikit si Ronald Oranza at ito po si John Paul Morales. Pero ang tanong, magkasabay rin ho kaya silang dadaan dito po sa ating KOM Summit? Pero mukhang hindi. No, solong-solo, unmolested, tatawid po sa KOM Summit. Ito pong si Ronald Oranza. And Ronald Oranza, no, at the start of our race, only has 7 points. No, sa ating KOM, now he has 12. Tignan natin, ito po si John Paul Morales. Uy, inunahan siya ni Ryan Tugawin. So, malabo niyang maidepensa yung King of the Mountain dahil ito po si John Paul Morales at the start of the race, he has 10 points. Kaso inagaw ni Ryan Tugawin yung 3 points, dapat 13 points siya, 12 ito si Ronald Oranza. Ang nangyari, 11 points lang siya dahil napunta kay Ryan Tugawin yung 2 points. Ito po ang ating breakaway. Balik po sila sa pagiging kalmado. Makikita po ninyo si Jeremy Lizardo and then ito pong mga riders, no, from Philippine Navy Standard Insurance. Sila po ang nagtitimon. Pero looking at Felipe Marcelo right there, no, siya po ngayon ang humihila. Praktisan ito ng mga Nobu Ecijano riders. Ito na yung ating chasers mula sa Team Go For Gold. Apat ito. Lucero, Daniel Vengarino, Ronel Anquita at si Boots Ryan Kayubit. Apat ito na tila mo nagti-team time trial dahil gusto nilang magkaroon ng isang goal ang matulungan ang kanilang GC rider na si Junel Carcueva na nandoon sa breakaway group at walang katulong kahit isa. At eto nga sa gallant stand na ito ng mga members ng Team Go For Gold ay naibaba nila ang kanilang time gap sa breakaway up to 1 minute and 30 seconds. At sa likod po ng apat na Go For Gold, we have 6 riders. This is the third group, Walter Dumlao, Warren Bordeos, Ruel Apuesta, Mike Castillo, Corporal Mark Julius Bordeos at Corporal Chris Oven. Sila po yung pilit na dumidikit doon po sa second group. Let's see if they can attain their goal. No, pero ito po yung ating breakaway. Mukhang matindi na po ang kanilang dinidistansya, no, yung nabubuong distansya laban ho doon sa tatlong grupo na nasa likuran nila. Yun pong second group ng Go For Gold and then yung limang riders and then the peloton. Tingnan natin itong apat na siklista ng Go For Gold. Patuloy po ang kanilang pagtatrabaho. Ano nangyayari doon ngayon, DJ Bobby? Pero tignan ho ninyo itong ating breakaway riders. Ang tuli ng kanilang pacing at makikita mo na kahit headwind, strong headwind ang kanilang kinakaharap, halos na may maintain po nila ang kanilang 42 kilometer per hour speed.
Alam niyo, kung magpapatuloy po itong breakaway natin na ito, kasama po si John Paul Morales, yung number 2 sa ating general classifications, at ito pong si Ronald Oranza, eh mukhang magiging walang pagbabago doon sa ating general classifications dahil nga po sa yung zero second man ay andi dito po sa harap, yung bumubuntot po sa kanya just by about 48 seconds sa si John Paul Morales ay nandirito rin po. Pero ang atin pong inaabangan dito, ano ang magiging bakbakan ng Excellent Noodles? Apat po ang kanilang riders dito at ng Philippine Navy Standard, 5 ang kanilang siklista dito. At dito pa lamang po, makikita na ninyo yung pong intensyon ng Philippine Navy Standard na kontrolin. Ayan o, apat na siklista po nila ang nasa harap, no? Pero tandaan nun ninyo, 5 ang kanilang riders dito as against the 4 nito pong Excellent Noodles. Ito po yung isang bahagi, mga kaibigan, dito po sa may Isabela, no? Makikita po ninyo yung isang tumpok ng ating mga cycling fans na nag-aabang po sa ating mga siklista. I believe this is somewhere in Cordon, Isabela. So ayan, mapapansin po ninyo na si John Paul Morales abot po ang pagbabantay doon sa harap, no? It's either he wants to control the pace, no, nung kanilang grupo, o binabantayan niya kung ano ang magiging hakbang, inaamoy niya kung ano ang maitim na balak nito pang Philippine Navy Standard Insurance. At ito, strong side wind, crosswind naman ang sinasalubong dito ng atin pong mga siklista. So ito po ang ating 11-man breakaway there. Ryan Tugawin, General Carcueva, Giorgio Conero, Ronald Lumotos, Ronald Oranza, Gian Omar Camingo, John Paul Morales, Joshua Marie Bonifacio, Jeremy Lizardo, Joshua Pascual at Marcelo Felipe, and they are ahead by more than 2 minutes sa All Go For Gold Chase Group. Sa pagkakataong ito, ang Team Go For Gold mukhang hindi nagtagumpay dahil from 1 minute and 30 seconds, ito'y bumalik sa 2 minutes and 25 seconds time gap dyan sa breakaway group. Okay, 11 riders po ang nasa breakaway, 11, hindi po 13. So 11 riders here in the breakaway at sila po'y patuloy na nagtutulungan sa punto na ito. We still have about 40 kilometers to the finish dito po sa tagpo na ito. And Chris Oben, tumatrabaho mag-isa, no, pilit po niyang hinahabol ito pong Go For Gold riders na ngayon po ay nasa Chase Group. At ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Go For Gold para matulungan ng kanilang GC rider na si Junel Carcueva. Jonel Carcueva is locked in the breakaway. 11 riders po ang nandito. Kasama nila sina Oconer at Carino. Gayun na rin po si Ronald Oranza at si Ronald Lumotos ng Philippine Navy Standard Insurance. Andiyan din po si Tugawin, si Marcelo, Cayubit, Joshua Marie Bonifacio at saka si Lizardo. 5 kilometers to the finish. Tignan po natin mga kaibigan kung ano po ang gagawing hakbang. Ito po si John Paul Morales. Tandaan po ninyo, siya lang ang may maitim na balak dito dahil he is only 48 seconds behind. Dito po, kay Ronald Oranza sa general classifications. Ito, 11 riders pa rin po ang nasa breakaway. Tingnan natin kung sino po ang pupuga na una. Mga kaibigan, nagraratratan. Nauuna po ito pong ating white jersey na si John Paul Morales. Sinahabol po siya ng ating red jersey na si Ronald Oranza. But John Paul Morales, pinapatunayan lamang that not even the red jersey can beat him pagdating sa sprint. At pumangalawa po si Ronald Oranza at pangatlo naman si Marcelo Felipe. So alam nyo, in a stage na ini-expect po na si Marcelo Felipe or some other Novo Ecijano riders na magtatagumpay, no? Eh, andiyan na naman po ang mga spoiler natin, ano? Na tinuturing po natin na pinakamatitibay po talaga na riders ng bansa, John Paul Morales and Ronald Oranza. So this victory means so much para kay John Paul Morales dahil naibaba po niya ng bahagya ang kalamangan nito pong si Ronald Oranza heading into the penultimate stage, the queen stage natin, ito pong Santiago Isabela to Baguio City stage number 9. At syempre naman salamat sa Smart, isa sa ating mga sponsor. Nako, yung mga chicks na ito, mga kaibigan, napakaswerte po ng kanilang mga ka-textmate, no? Dahil talagang maganda ang kanilang signal through Smart. Pero ito, antindi po ng bilang ng mga tao na lumuso po sa ating awarding ceremonies, kahit na ho talagang napakatindi na sikat ng araw. Pero pakinggan muna natin kung ano po ang nararamdaman naman ni Marcelo Felipe na isa po sa ini-expect sana nating manalo ng stage na ito. Sunod-sunod lang tayo. Kung may pagkakataon, mapasama sa harap, de siyempre, wala tayong choice kundi sumama. At muli, DJ Bobby, gaya nung nangyari noong 2018, napaka-sweet ng pagiging host ng Echage Isabela, no, sa at sa siyempre, no, muli pong natuwa, no, at kumbaga nabigyan ng entertainment yung atin pong mga crowd. At ang aking ikinagugulat, Bobby, is times 4 na ang tao na dumalo sa atin dito compared noong 2018. Tama ka diyan kasama ng Snowbad, at hindi lang yung bilang, ano, pero yung init
at napaka-warm ng welcome ng Etiaga Isabela sa race entourage ng LBC Ronda Pilipinas. Oh, ang init ito, Bobby. Pumitip tayo ng todo rito. Okay, but then again, we're so happy to meet yung atin pong mga general classification riders as well as yung pong mga jersey holders. So, mga kaibigan, antabayanan po ninyo ang ating stage number 9. Ang tanong, kaya na kayang i-overhaul ni John Paul Morales ang kalamangan ni Ronald Oranza? Or will Ronald Oranza retain the red jersey and name himself as Ronda Pilipinas champion once more? Ako po ang inyong coach, Snow Badwa. DJ Bobby Udulio po. At syempre, saluduhan din po natin ang ating mga tropa sa Snowscape Video Production. Tandaan, Madam Rio, exciting ang cycling.